Isang mabilis na low-carb recipe para sa mabilis ding cravings ko today. So, kung gusto mong malaman kung paano gawing yummy and easy itong low-carb pizza recipe, just keep on watching. For our main ingredient, guys, gagamit tayo ng pork giniling. And itong giniling na ito ay nabili ko lang worth 100 pesos sa palengke. So, super sulit talaga para sa ating perfect recipe for today. Para sa ating natural na pampalasa, gagamit tayo syempre ng sibuyas at bawang. And ichop lang natin sila ng ganito. Also, bell pepper and syempre ang ating egg is life para sa ating meal. And na-ready na ko na rin sila. Na-scramble ko na si eggs and nahiwa ko na itong si bell pepper. Kung gusto niyo ng additional color, mas okay kung may green bell pepper din na available. Alam kong super excited na kayong magluto, so let's go. Pero hindi ko talaga alam kung bakit malabo yung camera ko on this part of this video. But I hope nakikita nyo pa rin. So kapag mainit na si pan, pwede na nating i-add yung oil natin. I am using still Baguio coconut oil. You can still use any low carb approved oils, or kung nagtitipid kayo like me, pwede rin kayong gumamit ng mga natural oils coming from the meat like pork or ng chicken. Na-add ko na si bawang and hahaluin lang natin siya until ng mag-golden brown siya para at least mas okay and mas super lasang-lasa natin siya kapag naluto natin siya ng mas maayos. Next naman is i-add natin si sibuyas. So, ginamit ko yung isang buong sibuyas. And for information lang guys, si sibuyas and bawang ay may pagka high carb. So, kung strict kayo, medyo control-control tayo sa paggamit nun. Pero normally, pagdating kay low carb, kung added lang naman siya na pangpalasa, then okay din naman. Hahaluin lang natin si sibuyas and bawang until si sibuyas is maging transparent na. And syempre, para mas mamix natin yung lasa ng dalawa. Next ingredient, syempre, is ang ating pork giniling. So, ilalagay na natin siya sa hinalo nating sibuyas at bawang. So, normally, mas madali sa akin hinuhugasan si giniling sa strainer. Hindi ko alam kung ganun din yung way ng paghugas ninyo. Pero, mas madali kasi yun para hindi na-stuck yung water na na-absorb ni pork. So, ayan, so kailangan lang nating haluin si pork giniling sa bawang at sibuyas. And hintayin lang natin siyang mamix ng maayos and maluto. Next, syempre, hindi natin kakalimutan yung salt para sa mga recipes natin, guys. So, kapag nagbabawas tayo ng carb intake natin, super importante na binabalik natin yung mga electrolytes na nawawala since sumasama yung mga minerals doon sa water weight na lumalabas sa katawan natin. Kailangan nating maiwasan yung mga keto flu effect or yung mga masamang effect natin sa katawan by adding salt. So, huwag matakot na mag-add ng salt sa mga recipes dahil kailangan yun ng katawan natin.
5 minutes, guys, medyo may water effect pa siya ng ganito. So, kailangan pa natin siyang lutuin para mas ma-absorb pa yung mga water. And after mga 5 minutes na yan, ganito na siya. Medyo mas exciting sa akin kapag medyo crunchy yung meat. Kaya mag-a-add pa ako ng another 5 minutes and after nun, ganito na siya. Super ready na sa tingin ko dahil crunchy na yung meat natin. Kaya dahil dyan, pwedeng-pwede na nating i-add yung bell pepper natin. So, kung hindi mo gusto si bell pepper, okay lang naman na hindi mo siya i-add or kung hindi na rin pasok sa budget mo. Pero, kung hindi nyo pa alam, si bell pepper, guys, ay mayaman sa vitamin C. So, perfect din siya na ihalo sa meal natin kung may chance kayo. And, meron din siyang sweet effect na natural sweet effect na gusto ko na nagpapalasa ng mas maayos sa pagkain. So, nakaka-excite din siyang kainin. Now naman guys, ready na nating i-add si egg since nag-mix na yung mga lasa ng lahat ng mga nauna nating mga ingredients. And hihintayin lang natin siyang maluto. So make sure lang na lulutuin natin siya on a very low fire. And pwede rin nating lagyan siya ng cover para mas maluto din yung nasa ibabaw ng recipe natin na to. But at this part, mag-a-add lang ako ng paminta and super love ko talaga yung mga spices. Lalo na si salt and pepper, guys. Super nakaka-happy talaga. After 5 minutes, guys, ganito na siya and ready na siyang baliktarin para naman maluto yung other side natin. And kapag naluto na siya, ito na yung final na itsura. Pero kung gusto nyo ng other mas exciting na itsura, pwede kayong mag-add ng fresh vegetable on top, or for me, nag-add na lang ako ng bell pepper galing don sa ginisa natin kanina. Napawaw ka ba sa ating low carb recipe for today? Kasi ako super wow na wow. This recipe is super craving solved na naman and yummy, easy and super healthy ka pa. So make sure to like, comment, and subscribe, guys. I will see you on my next week video. I-enjoyin ko muna yung pizza na to. Bye!